Yun. Good morning. Nagkaroon lang po ng technical problem. Ganyan pala pag live. Nagkakaroon ng technical problem. Oras ba? 10:29. Lala, late na po tayo. Pasensya na po. Nagkaroon po ng konting technical problem po. Hindi po makakonect sa Zoom. Ayan. So, good morning po sa inyong lahat. Ayan po. Good morning po sa mga viewers po natin. Ayan, so, hello po. Watching from Iloilo. Ayan, hello. Pasensya na po ha. Medyo na-late po tayo. Nagkaroon lang po ng technical problem. Ayan. Hindi po makakunik sa Zoom eh. Ayan, so, at last, nandito na daw. Ayan po. Magsisimula na po tayo. Okay. Siguro, ano, in 2 minutes. Tama ba? Watching from Davao. Hello, Janice Ang. Ayan, so, ayan po. Dumadami na po yung viewers natin. Nasa 165 na po. Ayan, so, clear po ba? Narinig ba ako? O kailangan ng headset? Clear po ba? O kailangan pa ng headset? Okay ba? Yung, ano, narinig? Clear po ba? O kailangan po ng headset? Hello, good morning, Rose Ann. Ayan, so, ayan po. Yes, sinabangan po namin. Okay lang ba na walang headset? Clear naman po ba? Loud and clear? O kailangan pa ng headset? Ay, pero man ang headset ni Donna. Go, wait lang po. Uy, doon ka. Ang kulit po lang. Ay, clear naman daw. Hello po. Dumadami na po ang viewers natin. Ayan. Thank you po sa pag-invite dito, especially kay Coach Tanya, kay Mentor Tanya Morales sa pag-invite po sa akin dito. Maraming salamat po. At nabigyan po ako ng chance, ng pagkakataon na mag-share po sa inyo ng success story ko po dito sa Jaylim Project. Ayan. So, clear naman daw. So, hindi na kailangan ng headset. Clear naman daw. Ayan. So, hello, shout out. Immortals Empire. Hello po sa inyo. Jensky. Ayan. So, mano-mano na lang po gagawin natin, ha. Papakita ko na lang po yung mga picture ko. Kasi, ayan. Sir, ba't po pumapokin niyo po? Mana lang po ako sa inyo. Sir Joseph, mana lang po ako. Ang haba na po ng buhok ko, wala pa pong ano eh, gupit-gupit. Ayan po, oo. Ayan po, ayan. Yes, loud and clear naman. Okay. Thank you so much po sa Jaylim Project, especially kay Coach, kay Mentor Tanya sa pag-invite po sa akin dito. Ayan po. Dumadami na po ang viewers natin. 400 na po. Ayan. Hello, Tirza Morales, watching from Ortigas. Ayan po. Nasa 400 plus na ang viewers natin. Pasensya na po, tumagal po tayo kasi nagkaroon po ng technical problem. Minano-mano na lang natin. At least nagawan pa rin ng paraan. Yun ang importante, nagawan po ng paraan. Okay? Okay po, start na po tayo. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, especially sa mga guests po natin dito, sa mga first timers po, sa first time po ako makita, ayan po, pakilala po muna ako. My full name is Mark James Go. Ayan, mas kilala po ako sa EC na Mark Go, pero ang full name ko po, Mark James Go. Ayan po, isa po ako sa mga taong binago ang buhay ng empowered consumerism. Ako po'y estudyante lang po nung nagsimula dito, kaya sa mga estudyante po, sa mga kabataan po na nanonood ngayon, I'm sure makaka-relate ka po sa story ko. Ayan, so, alam nyo po, itong negosyo na to, grabe po talaga. Hindi lang po talaga pera, hindi lang po talaga material na bagay ang bibigay sa'yo. Lahat po babaguhin, pati mindset mo, pati paano ka magsalita, paano ka mag-isip, paano ka manamit. Lahat po, grabe po yung transformation po na
ginawa po sa akin nitong negosyo na to. Kaya etong negosyo to, tawag talaga namin dito, life-changing opportunity, life-changing business, kasi talagang yung buhay mo babaguhin po talaga. Bonus na lang po, nakikita tayo ng malaki. Pero ang una pong babaguhin sa'yo dito, talagang yung attitude mo, yung mindset mo, na yun po yung pinaka-importante sa lahat. Tama? Kasi yung iba gusto kagad yumaman, pero yung attitude nila, yung mindset nila, ayaw nila baguhin. Ayaw ng pagbabago. Alam mo yun, parang ang hirap naman nun, na gusto mo magbago, pero ayaw mo magbago. Diba? So dapat, unti-unti po natin baguhin yung mindset natin, para unti-unti po, mag-iba po yung actions natin, at unti-unti po, maging positive po yung resulta natin. Tama? So ngayon po, papakita ko lang po sa inyo, mano-mano na lang po, di ba? Papakita ko po sa inyo yung picture ko na nagsisimula ako. Ayan, ito po. Hawakan ko lang po ito. Ayan, mano-mano na lang tayo. Ito po, pakita ko lang. Ayan, mano-mano po, pasensya na po. Ayan po ako, nanginginig patuloy kamay ko. Ayan. So ayan po ako nagsimula. Yung naka-color, ako po yung naka-color green na naka-stripes. Yung nakaisang lalaki po na naka-checkered na long sleeve, yan po yung taong nag-invite po sa akin or nag-introduce ng negosyo po na to. Tama? So, yung iba nagsasabi, bakit mo ba lagi pinapakita yung picture mo? Ang iba nagsasabi, diba, lagi ko daw pinapakita yung old pictures ko. Ito lang po gusto ko sabihin sa inyo, para makita nyo po yung transformation. Tama? Diba, dating pogi, lalo naging pogi. O, diba, edi mas maganda. Kaya ako pinapakita po yung picture ko para makarelate ka. Kasi bakit? Ngayong nagsisimula ka pa lang or hindi ka pa part ng Empowered Consumerism, magpicture ka na. Bakit? Kasi 2 years from now, 3 years from now, or 5 years from now, magugulat ka po. Mag-iiba po talaga resulta ng itsura mo. Kasi naniniwala po ako, kapag gumaganda po yung buhay ng isang tao, yung aura po nag-iiba din eh. Di ba? Gumaganda, pumopogi. Diba? Yun po yung importante doon. Kaya pinapakita ko po yung old pictures ko para sa mga nanonood ngayon. Diba? May pag-asa ba ho yung itsura mo? Tama? Kasi pag yumaman ka, mag-iiba talaga yan. Tama? So yun po. Kaya pinapakita ko po yung picture ko. So yun po ako nagsimula. Kung titingnan nyo po maigi, isa po akong estudyante na walang kamuang-muang sa negosyo, na ang alam ko lang po sa buhay is gumimik, uminom, maglakwatsa, di ba? Yun lang po ang alam ko sa buhay. Mag-counter-strike, mag-bilyar, mag-basketball, ayun lang po ang ginagawa ko. Alam niyo po bakit? Kasi po ako'y anak ng may kayang magulang. Ako po'y anak ng isang Chinese, di ba? Na negosyante. So ako po, alam mo yung member ako ng COD.com. Alam mo yung COD.com, care of daddy, care of mommy. Lahat na mga gusto ko, di ba? Hinihingi ko po sa magulang ko. Pero alam niyo po, sa totoo lang po, gusto ko lang pong i-share sa inyo ano ba yung pinagdaanan ko po dito at ano ba yung naging desisyon ko, bakit ko po sineryoso tong negosyo to. Kasi alam mo, sa totoo lang, bago na po, masyadong gasgas na po yung istorya na ano eh, from rags to riches. Alam niyo po, masyado na pong ano eh, familiar po sa inyo yung kwento na mahirap na yumaman, di ba? Ordinaryong tao nagbago yung buhay, di ba? Or ano na po yon, gasgas na po or familiar na po sa inyo yung ganong kwento. Pero alam naman po natin, bihira lang po tayo makakita ng may kaya na yung magulang, tapos nag-empowered consumerism pa. May kaya na yung magulang, sineryoso pa tong negosyo to. Yun yung dapat nating alamin. Kasi alam nyo po, mamaya po, babanggitin ko po yung mga naging result ko dito sa negosyo to. Pero for me, before mo malaman yung resulta ko, ano ba yung mga challenges? Ano ba yung mga pinagdaanan ko before ko makuha? Kasi sa totoo lang, ang isang successful na tao, mas maganda ho, ang tingnan mo dyan, ano ba yung pinagdaanan niya bago niya makuha yung success niya? Tama? Bago yung mama niyan, ano ba yung mga pinagdaanan niya? Yun po yung pinaka-importante. Kasi sa totoo lang ho, whether you like it or not, kapag sineryoso mo at trabaho mo itong negosyo to, talagang kikita ka ng malaki, kikita ka ng bonggang-bongga. Pero the question is, willing ka ba? Tama? Nalagpasan po lahat ng challenges, ng mga obstacles na may encounter mo. Tama? Lalo na po ngayon, di ba? Yung na-experience natin ngayon, mamaya po pag-uusapan din po natin yan. So ngayon po, marami nagtatanong sa akin, Mark, bakit sa kabila ng may kaya magulang mo, bakit mo pa ito sineryoso? Ito po, gusto ko lang po share sa inyo. Nung ginawa ko po itong negosyo na ito, di ba? Part-time lang po ako. Alam niyo po,
kinakausap ko yung mga classmates ko dito, yung mga dormies ko, yung mga teachers ko. So sa mga hindi po nakakalam, ginawa ko po itong negosyo part-time lang. So sa mga OFW na nasa ibang bansa, sa mga empleyado po na nandiyan, sa mga negosyante, sa mga housewife na nanonood ngayon, ito lang po gusto ko sabihin sa inyo, pwede mo to gawin kahit part-time. Pwede kang kumita na malaki kahit part-time. At ang good news po niyan, pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. Yun po yung maganda. So ako po, nung nagsimula po ako to, part-time lang, hanggang nung first month ko, kumita ako ng 7,500. 2 months ko, pangalawang buwan ko, kumita ako ng 9,000. Pangatlong buwan, kumita ng 12,000. Hanggang sa, alam mo po yun, ika-fourth month ko, kumita ako ng 18,000. Doon na po ako nag-decide. Nag-decide po ako mag-stop ng college para gawin yung business full-time. So guys, kinukwento ko to para at least alam nyo po kung ano yung background ko. Hindi po ako matalino sa school. Hindi po ako graduate. Hindi po ako professional. Tama? Kasi nag-stop po ako. Ginawa ko po yung business full-time. So ngayon ganito. Nung pinultime ko to, syempre, alam na po natin, yung magulang ko po, galit na galit. Bakit? Kasi nga po, 5 taon po ako sa college, hindi ko pa rin po natapos. Tama? So galit na galit, syempre, sa magulang ko, million yung ginasyo sa akin. Tama? From Caloocan, sa Cavite pa po ako tinapo ng magulang ko, pinag-aral po to, pinag-dorm pa ako, kasi hindi rin ako makagraduate. So syempre, ang reaction talaga ng magulang ko, magagaling, pero wala po silang magawa. Tama? Wala po silang magawa kasi choice ko po ito eh. Tama? So ngayon ganito po, gusto ko lang pong malaman nyo, ano po ba yung reason ko, bakit sa kabila ng may kaya po kami, sineryoso ko po itong negosyo to. Number one po, bakit ko to sineryoso? Nag-stop po ako ng college. Pag-aaral ko po yung pinagpalit ko dito. So kailangan po talaga siya seryosohin. Tama? Kasi nga, nag-stop po ako ng college. Naliwanag po ba? So pangalawa po, ano po yung reason ko, pangalawang reason ko, bakit ko to sineryoso? Kasi po, galit po yung parents ko. Sobrang negative po ng parents ko nung sumali po ako sa empowered consumerism. So ngayon, kailangan ko pong patunayan na may magbabago po sa akin dito. Kailangan ko pong patunayan sa magulang ko na yayaman po ako dito. Kailangan ko patunayan sa magulang ko nakikita po ako na malaki para patunayan sa kanila na maganda po yung empowered consumerism na sinalihan ko. Maganda po yung business na sinalihan ko. Maliwanag po ba? So yung ganito, ano yung pangatlong reason? May pangatlong reason po. Pangatlong reason po, bakit ko to sineryoso? Kasi naniniwala po ako na iba ang yaman ng magulang sa yaman ng mga anak. Ulitin ko po ah. Bakit yung pangatlong reason? Naniniwala po ako iba ang yaman ng magulang sa yaman ng mga anak. Guys, gusto ko po magkaroon ako ng sariling yaman. Ayoko lang po na binigyan ako. Diba? At gusto ko ipagmalaki po ako ng magulang ko kahit hindi po ako nakagraduate, kahit hindi ako matalino sa school, kahit lagi lang ako sa guidance. Gusto ko po maging proud po sila sa akin. And good news po, nakakatuwa po. Why? Kasi dito po napatunayan ko po, 'di ba, napatunayan ko sa magulang ko na magiging successful ako dito. Pero syempre hindi naging ganun kadali. Why? Kasi ho, nung ginagawa ko na tong negosyo to, marami pong negative ako nakakausap. Why? Kasi normal po yun eh. Diba? May makakausap po tayong against po sa ginagawa natin. Which is normal po yun. Tama? Tama? So, yun po ang ginawa ko po, is talagang pinatunayan ko sa kanila na talagang may mangyayari po sa akin dito. Alam nyo po, invite po ako ng invite dito at hindi po sumasali po yung iba. Alam nyo po, dito ko po napatunayan na ang mga Pilipino pala, hindi po lahat 100% Pilipino. May mga lahi po talagang Indian. Bakit? Noong panahon po na nag-i-invite po ako sa business po natin, ang dami po ang daming hindi sumasama sa akin. Alam nyo po, ulitin ko po, kaya po hindi sila sumasama sa akin. Kasi number one, alam po nila, maloko po ako. Alam nila, puro cutting classes lang alam ko. Alam nila na hindi ako nag-aral mabuti. Alam nila, puro gimmick lang alam ko. So alam nyo po, yung tiwala po ang hirap makuha eh. Kasi sa totoo lang sa negosyo po natin, 'di ba? Ang kaya sumasali po yung mga tao kasi nagtitiwala. So ako po, dahil sirap ang alam ko sa school namin, sa mga batchmate ko, sa mga classmate ko, hirap na hirap po akong mag-invite. Tama? Pero ang gorgeous po niyan, alam niyo po, karamihan po ng sumali at nagtiwala po sa akin dito sa negosyo natin ay hindi ko po mga kakilala. Nakilala ko lang sa bus, sa jeep, sa mall, sa food court, sa pesta, sa birthday party. Doon ko po sila nakilala. Hanggang sa dumami po.
Alam niyo po, gusto ko lang po sabihin sa inyo na napakaswerte niyo. Bakit? Kasi ang ganda po ng negosyo natin dahil high-tech na po tayo. Grabe na po yung technology natin ngayon. Nung panahon po namin, kasi ako po, nung sineryoso ko po talaga tong negosyo to, in just one year po, inawardan po ako ng company natin as one of the youngest millionaires. Why? Bakit one of the youngest? Kasi po ako po, na-invite po dito at the age of 21. After one year po, 22 years old lang po ako, naging millionaryo na po ako. Nakuha niyo po, naging millionaryo. Kaya ang dami pong na-inspire po sa akin. At the same time, na-challenge po. Bakit na-challenge? Simple lang. Kasi alam mo, may rami yung kaibigan. Sabi sa akin, grabe ka naman, totoo ba talagang yumaman ka dyan? Ako nga, 5 taon na sa trabaho eh. Yung isa sabi, ako nga 10 years na eh. Yung isa sabi naman, ako nga 15 years na sa abroad eh. Hindi pa ako nagiging milyonaryo eh. So, doon na po ako nakapagpa-inspire po ng maraming tao. Sa edad ko po na 22, milyonaryo na po ako. Ama, at nakakatuwa po nyan, in just one year, nabili ko po yung first car ko dito. Brand new po na Honda Civic. So, bakit ko po sinasabi na napakaswerte po ng mga sumasali ngayon? Kasi nung panahon po namin, walang Facebook. Nung panahon namin, walang Zoom. Panahon namin, walang Viber, walang Imo, walang WeChat, di ba? Walang Instagram. Ang hirap po, walang social media, di ba? Friendster lang, nabutang ko. Di ba? Pero, in just one year, naging milyonaryo. How much more ngayon? What more pa kaya ngayon na ang ganda po ng technology natin? Imagine nyo po, naka-Facebook Live po ako ngayon. Ama, nasan ka ngayon? Malamang, halos lahat kayo, nasa bahay lang. Pero nakikinig ka po. Diba? So, yun po yung maganda sa negosyo natin ngayon. Home base na po. Ama, online na po. Na kung kami ho, katulad ko po, kumita po ko ng 1 million in 1 year, baka ikaw, 6 months, pwede ka nang kumita ng 1 million. Baka less than 6 months, kaya mo kumita through Facebook, through online. Ama, online marketing. Yun po yung advantage po ngayon. Yun po yung maganda po sa negosyo natin ngayon. Tama? So ako, tinuloy-tuloy-tuloy ko po itong negosyo to hanggang nakabili po ako ng second car ko, which is sports car naman po. Alam nyo po yung dating nakikita ko lang po sa daan, pero dahil po sa Empowered Consumerism, nabili ko po yung sports car na gusto ko, Genesis Coupe. Pangatlo po, nasasakyan ko, nabili ko naman po, top of the line na Trailblazer. Yan. So sabi ng iba, ba't puro sasakyan binili mo? Siyempre po, bata pa po ko noon. Ama, siyempre ang mga bata po kasi namomotivate yan sa mga sasakyan. Ama, diba? So ikaw, kung gusto mo pag kumita ka ng malaki, nasa sayo kung ano gusto mo bilhin. Ama, pero for me kasi, napupush po ako, namomotivate po ako pag sasakyan po. Ama, kasi gustong-gusto ko po lagi mag-drive. Bakit? Kasi before, nagda-drive po ako pero hindi ko po sasakyan. Bigay po sa akin ng magulang ko. Pero you know what? Alam niyo po, ang sarap pala ng pakiramdam nang magkaroon ka ng sarili mong sasakyan na galing po sa sarili mong bulsa, na galing po sa pinaghirapan mo. Yun po yung masaya. Magiging proud ka talaga na mag-drive. Bakit? Kasi sasakyan mo yun. Ama, so yun po. Mamaya po, ikukwento ko po yung iba. Pero alam niyo po, siguro pakita ko lang po sa inyo ibang picture ko. Ayan, alam nyo po, because of Empowered Consumerism, alam nyo po, bata pa lang po ako, pangarap ko na po mag-travel na mag-travel. Ayan, alam nyo po, pangarap ko talaga magpunta ng ibang bansa. Nama, pero because of Empowered Consumerism, natupad po lahat yan. Bakit? Nakapag-travel na po ako sa 17 countries. Sino dito yung pangarap mag-travel ng libre, taas ng kamay? O, parang nasa seminar lang, di ba? Tataas ka ng kamay. So, malamang iba sa'yo, nagtaas din ng kamay, di ba? So, yun nga lang, hindi po pwede ngayon. Bakit? Kasi may virus, di ba? Bawal po bumiyahe. Pero ito po nakakatuwa. Bakit? Alam niyo po, ang daming bansa ko na po napuntahan. Papakita ko lang po sa inyo, ha? Di ba? Para at least, may idea po kayo. Ito po yung mga bansa. Mano-mano na lang po tayo. Papakita ko po. Yan. Ayan po. Nakapunta na po ako sa Thailand, sa Malaysia, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau, sa China, sa Singapore, sa Korea, sa Japan. Ayan po, alam nyo po yung mga bansa na yan, hindi lang po isang beses ko napuntahan, kundi 2 beses, 3 beses, 5 beses. Ano pa yung mga bansa na napuntahan ko? Nagpunta pa po ako sa Italy, sa Greece, sa Switzerland, sa France, sa Maldives, sa USA, sa Indonesia, sa Dubai. Yan po yung mga bansa na napuntahan ko po. At take note po, libre ko po yan napuntahan. Okay? Libre po. Ang latest ko po na travel po sa Empowered Consumerism ay
yung USA po. Nag-travel po kami nitong November lang for 2 weeks, all expense paid. Alam nyo po, ang ginawa lang po namin doon, mag-shopping. Mamasyal. Ma'am, lumamon ng lumamon. Paano lumamon? Eh, paano kasi? Pagising mo sa umaga, naka-buffet ka. Sa tanghali, buffet. Sa gabi, buffet. Ma'am, may midnight snack pa. May merienda pa. Ama, sabi ko nga eh, ano bang ginawa, gagawin natin dito? Mamamatay tayo sa busog, di ba? Kain ng kain. Alam niyo po, isa po sa mga na-appreciate ko po sa travel, nung nasa Las Vegas po kami, kwento ko lang po, share ko lang sa inyo, nung nasa Las Vegas kami, alam niyo po, nung nasa Venetian Hotel kami, grabe po, may mga na-meet po kami, mga Pilipino na nagtatrabaho doon. Tinanong kami, sabi, dito na yung nagtatrabaho? Alam mo, sabi namin, hindi po, namamasyal lang. Alam mo, sabi ng mga Pilipino, ha? Namamasyal lang kayo? Eh kami nga eh, tumanda na dito sa pagtatrabaho, bihira lang kami makapasyal. At sarili pa namin yung expense. Pero kayo, ang babata nyo pa, nagtatravel kayo sa Amerika ng libre, may pocket money pa. Alam nyo po, nung narinig ko po yung nagsabi po sa amin noon, grabe po. Bakit? Mas lalo ko pong na-appreciate yung negosyo natin. Mas lalo po talaga ako naging proud na nasa Empowered Coach Community si Mama. Why? Kasi po dito po, sa negosyo po natin, bibigyan po tayo ng freedom. Anong freedom? Time and financial freedom. Na kikita ka na ng malaki, magta-travel ka pa ng libre, ma-enjoy pa. Alam niyo po, sa totoo lang, maraming Pilipino or maraming tao na maraming pera, pero walang oras. Marami pong ganyan. At part, kasama po dyan yung parents ko. May pera po, pero walang oras. Ama? Pero marami po ang kilala. Ang daming oras, pero walang pera. Ama? Diba? Yung iba naman po, pinaka-worst. Diba? Wala na nga ang pera. Wala pang oras. Ama, yan po yung mga busy-busy. Diba? Busy-busy sa trabaho, pag-uwi sa bahay, walang savings. Ama? So, ganun po yung iba. Pero nakakatuwa po dito. Kikita ka ng malaki. Marami ka pang oras sa pamilya mo. Alam nyo po, sa totoo lang, maraming OFW po na nakapag-for-good na po dito sa Pilipinas because of empowered consumerism. Ang sarap po ng pakiramdam. Bakit? Priceless po yun. Hindi po kayang bayaran yun na kasama mo yung pamilya mo. Nama, lalo na po ngayon, di ba? Quarantine, di ba? May pandemic, may crisis na nangyari, di ba? So, imagine nyo po, dito po sa empowered consumerism, kahit nasa bahay lang po, tuloy pa rin po yung income ng mga taga-easy. Yun po yung masabi. Nakasama mo pa yung pamilya mo sa loob ng bahay, kumikita ka pa ng malaki. Ama, pero alam nyo po, lalo na po na nagkaroon ng Mother's Day po nung Sunday, ang dami ko po nakikita na nagpo-post sa Facebook ng mga nanay na OFW. Grabe po, talagang ang sakit ng puso nila. Bakit? Sa Facebook na lang nila nakikita yung mga anak nila or sa video call na lang po. Ang sarap po ng pakiramdam na nakakasama mo araw-araw yung anak mo, yung asawa mo, yung pamilya mo. Alam niyo po, dito po sa Empowered Consumerism, mangyayari po yan. Ama, yun ang ibibigay sa'yo dito. Freedom. Time and financial freedom. Ama, so yun po yung maganda po dito. At ang nakakatuwa po niyan, ama, tinuloy-tuloy ko po itong negosyo to. And ang good news po niyan, di ba? Nabili ko, ito lang po, bago lang po to, nabili ko yung sasakyan ko na to. Ito po yung fourth car ko. Yan. Gusto ko lang po pakita sa inyo yung pang-apat na sasakyan ko kasi alam nyo po, nasa screensaver lang po to ng laptop ko before. Nasa cellphone ko lang to before. Pero ang good news po niyan, grabe po, dahil sa Empowered Consumerism, yung mga pangarap ko po, binibigay po dito. Pakita ko lang po sa inyo. Yung pang-apat na sasakyan ko, mano-mano lang po tayo. Yan. Ayan po. Brand new po yan, ha. Sa kasa ko po nabili yan. Ayan po. Ford Mustang. Sa Global City ko po nabili. So, alam nyo po, ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Dati po, pag nakakakita ko ng ganyan sa kalsada, ho, especially sa parking, ang ginagawa ko po dyan, pinipicturan ko lang, ho. Nagsiselfie po ako dyan. Pero nakakatuwa po, di ba? Ngayon po, drive-drive ko na, ho. Ang sarap po ng pakiramdam na dating pangarap mo lang, pero ngayon hawak-hawak mo na. Yun po yung masarap doon. Tama? Diba? So, maniwala ka sa akin kapatid. Yung pangarap mo, ibibigay po dito. At hindi lang yung pangarap mo.
kundi pangarap ng mga anak mo at ng asawa mo, ibibigay rin po dito. Hindi lang yon, pati pangarap ng magulang mo, ibibigay din dito. Kasi sa totoo lang, oh, alam nyo po, yung nangyari po sa akin dito, sobra-sobra pa ho sa mga pinapangarap ko. Grabe po talaga yung empowered consumerism na to. Kaya sobrang grateful po talaga ako, sobrang blessed po talaga. Lalo na po ngayon, sa totoo lang, aminin ko po sa inyo, medyo nagigilty po ako minsan. Kasi sabi ko, 2 months po ako nagstay dito sa bahay, sa condo, pero yung income po tuloy-tuloy. Ama, pero karamihan po ng tao sa labas, mapa-empleyado, mapa-negosyante, wala pong kinikita. Bakit? Kasi nga lockdown, kasi naka-quarantine. Tama, kaya sa totoo lang, oh, hindi po natin alam kung hanggang kailan po matatapos itong epidemic po na to. Hindi po natin alam kung kailan babalik yung normal sa lahat. Tama, kaya ngayon pa lang, oh, dapat talagang gawin mo itong negosyo to. Bakit? Kasi marami po akong nakausap, mga empleyado. Alam nyo po, next year pa po, magbubukas ang opisina nila. Maraming mga businesses sa labas na bankrupt po, nagsarado na po. Tama, kaya ang dami pong walang mawawala ng trabaho ngayon. At naniniwala po ako, marami na po magiging open yung mind. Open-minded na po sa online business, sa home-based business na to. Tama? Kasi kung ikaw, wala kang trabaho ngayon, ano pa papakain mo sa pamilya mo? Naniniwala po ako sa panahon ngayon, huwag ka na choosy. Tama? Kahit hindi mo yan linya, kahit hindi mo yan gusto, kung dyan kakikita na malaki, gawin mo para sa pamilya mo. Kasi sa totoo lang, yung trabaho mo ngayon, hindi mo rin naman gusto yan eh. Bakit araw-araw ka nagre-reklamo eh? Ma, sabi mo, Lunes na naman, pasok na naman. Tama? Araw-araw ka nagre-reklamo sa trabaho mo. Ibig sabihin, hindi mo rin gusto yan trabaho mo. Pero bakit ka nandyan? Kasi kumikita ka ng pera. So bottom line, kumikita ng pera. So anong point ko? Dito yayaman ka, kapatid. Dito kikita ka na malaki, makuha ang pangarap po. Kaya gawin mo siya. Huwag na tayong choosy sa panahon ngayon. Tama? Isipin po natin, mahal natin sa buhay. Isipin po natin, pamilya natin. Kung saan po tayo kikita ng malaki, kung saan po natin mabibigyan ng magandang buhay yung pamilya natin, yun yung gawin natin. Ama, wag na po tayo mamili pa. Ama, subok lang na subong. Ama, kasi dito po, proven and tested na marami na pong tao ang binago ang buhay at umaman. Ama, so share ko lang po sa inyo, yung kanina pong picture ko, kasama po yung taong nag-introduce po sa akin ng business, yung dati pong mga estudyante lang, ang nakakatuwa po. Diba, dating estudyante lang po kami. Ngayon po, mga naka-sports car na. Ayan po, kanina nakita nyo itsura ko, diba? Kaya ako po pinapakita sa inyo yung itsura ko kanina. I mean, yung itsura ko dati. Kasi gusto ko po makita nyo yung transformation. Tingnan nyo po, oh, diba? Mukhang artista na, diba? Kanina, mukhang dugyote, nang papayat pa. Ngayon, tingnan mo naman, diba? Mukhang artistahin na. So, yun po yung ginagawa po ng Empowered Consumerism. Eto pa ho, share ko lang po sa inyo. Aside po dyan, papakita ko rin po sa inyo yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, sobrang negative po nito. Alam nyo, siya po yung pinaka-negative ng buhay ko. Pero alam nyo po, nung nakita niya po nagbago buhay ko, kung nakita niya po na kumita ko na malaki, ayan po, sumama na rin po siya sa akin. At ang nakakatuwa po niyan, graduate po yan, magna cum laude. Hindi na po nag-empleyado. Nag-empowered ko siya, Mirisim, na alam mo bakit ko siya sinama dito? Kasi sabi ko sa kanya, ganun din naman eh, pag nagtrabaho ka sa labas, mahirapan ka din naman, mapapagod ka din, may stress ka rin. Pero at the end of the day, hindi mo nakukuha yung mga gusto mo sa buhay. Tama? Kasi may boss ka na sinusunod. Pero dito, wala kang ibang papayamanin kundi sarili mo lang. Yun po yung importante dito. Wala kang ibang papayamanin dito. Even po yung nag-invite po sa'yo, tanda mo to, sa mga guests po natin dito, hindi ka sasali dito dahil sa nag-invite sa'yo. Hindi ka sasali dito para payaman yung nag-invite sa'yo. Kaya ka sasali dito kasi may pangarap ka. Gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Gusto mo makuha ang pangarap mo. Yun po ang reason mo. Bakit ka sasali dito? Hindi dahil sa nag-invite sa'yo. Hindi dahil sa nag-introduce sa'yo. Tama? So yan po yung kapatid ko na naka-BMW na po ngayon. Tama? So yan po. Kaya ako po pinapakita sa inyo kasi ang mga Pilipino to cease to believe. Tama? Kaya kahit mano-mano ho, gusto ko lang po makapakita sa inyo yung picture ko po. Ayan. So, imagine nyo po, di ba? Yung dating palakwalakwatsa lang eh, naka-mustang na, di ba? So, yun po yung nangyari po. Sineshare ko po sa inyo yung buhay ko po. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, di ba? Dito po, nagkaroon po ako ng sarili kong yaman. Dito po, naging proud po yung magulang ko.
diba? Na dati pong sakit sa ulo, na dati po akong konsumisyon ng magulang ko, ngayon po, isa na po akong inspirasyon sa maraming tao. Diba? Libo-libo ho. Ipapakita ko pa ho sa inyo ibang picture ko. Ayan. Alam nyo po, sa totoo lang, talagang dati po, lagi po ako pinapagalitan ng magulang ko. Dahil hindi ako nag-aaral mabuti, pasaway akong anak. Pero nakakatuwa, bakit? Kasi ngayon po, sobrang proud po nila. Naalala ko, last year po, nagpagawa po ako ng bahay. Hindi po alam ng magulang ko, nagpagawa ko. Why? Share ko lang po sa inyo. Kasi po, ang parents ko po, maraming bahay. Marami pong building yung parents ko. Marami po kami pinapaupahan. Diba? May mga apartment po kami. So, pag sinabi ko na magpapagawa ko ng bahay, isa lang po sasabihin nila, ba't ka magpapagawa ng bahay? Ang dami natin bahay. Huwag ka magpagawa, dito ka tumira. Tama? So alam nyo po, ginawa ko po, sinikreto ko po ang pagpapagawa ng bahay. Ang good news po niyan, tama? In-invite ko po sila. In-invite ko po yung pamilya ko ng blessing na ho ng bahay. Hindi po nila in-expect na nagpagawa po ako ng bahay. Ito po, papakita ko lang po sa inyo. Ayan ho, yung bahay ko. Yan. Gulat na gulat po sila. Diba? Na nagpagawa po ako ng bahay nang hindi po nila alam. Sabi nila sa akin, totoo ba talagang sa'yo yan? Alam nyo po, hindi sila makapaniwala. Kasi sino ba naman mag-aakala na isang katulad ko na hindi naman nakagraduate, na hindi naman matalino sa school, hindi nga magaling mag-English, tapos magkakaroon ng bahay. Alam nyo po, naalala ko, may isa po kong bisita na kaibigan ko dyan. Taga Quezon siya. Alam mo, sabi niya sa akin, Mark, dapat maging proud ka. Sabi ko, bakit naman? Kasi meron kang sariling Mustang, may sarili kang bahay, house and lot. Alam mo ba na hindi lahat na nagtatrabaho may sariling house and lot? Hindi lahat na nag-abroad may house and lot? Hindi lahat ng professional may house and lot? Pero ikaw, imagine mo, ilang taon ka pa lang naka-house and lot ka na. Ilang taon ka pa lang naka-Mustang ka na. Alam nyo po, mga kapatid, alam nyo, nung sinabi sa akin ng kaibigan ko yun, grabe po. Alam nyo po, medyo maluwa-luwa po ako. Ano, bakit? Tama nga naman. Sino ba naman ako para magkaroon ng Mustang? Di ba, sino ba naman ako para magkaroon ng sariling house and lot? Tama? Kaya ako po talaga, medyo maluwa-luwa talaga ako. Yung talagang, alam mo, nag-flashback po talaga yung mga na-experience ko po dito na dati ho, pinagtawanan ako. Dati, sinasabihan ako, hindi ko daw kaya. Dati, sinasabi, bata daw ako, hindi daw ako maging successful. Ang dami pong nag-discourage sa akin. Ang dami pong nagsasabi ng negative po sa akin. Kaya, alam niyo po, sabi ko, buti na lang po talaga, tinuloy-tuloy ko po itong empowered consumerism. Buti na lang talaga, hindi ako naniwala sa mga negative na tao. Buti na lang talaga, nilakasan ko yung loob ko. Buti na lang talaga, sumubok ako sa opportunity na to. Kaya ito yung buhay ko ngayon. Kaya kapatid, ito lang gusto kong sabihin sa iyo, especially po sa mga hindi pa po namin kasama sa empowered consumerism. Kapatid, huwag kang matakot na sumubok. Diba? Bakit? Mas matakot ka kapag hindi ka sumubok. Kasi walang mangyayari sa'yo pag hindi ka sumubok. Pwede mo sabihin sa akin, eh baka naman walang mangyayari pag sumubok ako. Ito sabihin ko sa'yo, eh paano kung may mangyayari? Eh malalaman mo lang naman yan kung susubok ka eh. Ama, malalaman mo lang kung may mangyari o hindi kung susubok ka. Ama, subok-subok lang kapatid. Mas gugustuhin ko na ho na sumubok ka na walang nangyari sa'yo kesa sa hindi ka sumubok kaya wala talaga nangyari sa'yo. Ulitin ko po ha. Mas gugustuhin ko na sumubok ka na walang nangyari sa'yo rather than hindi ka sumubok kaya wala talagang nangyari sa'yo. Ama, ako po'y sumubok lang kapatid. Huwag kang matakot, magtiwala at maniwala ka lang sa nag-invite sa iyo dito. Magtiwala at maniwala ka lang sa opportunity na pinapakita namin sa iyo. Kasi eto ho, marami na po talagang binago yung buhay. Ama, hindi po pinag-uusapan dito kung ano estado mo sa buhay. Hindi pinag-uusapan kung graduate ka o hindi. Hindi pinag-uusapan kung OFW ka o hindi. Hindi pinag-uusapan kung bata ka o matanda. Hindi pinag-uusapan kung mahirap, mayaman. Ang pinag-uusapan dito, kung ikaw ba willing kang magbago. E kung ikaw ba, gusto mo makuha pangarap mo. Kung ikaw ba, sawang-sawa ka nang sa pagiging mahirap. Kung ikaw ba, naman, gusto mo nang maiahon yung pamilya mo sa kahirapan. Ang empowered consumerism, ang solusyon para makuha mo lahat ng mga yan. Lahat ng gusto mo sa buhay. Kaya alam nyo po, sobrang nagpapasalamat po talaga ako dito. Ama, kasi grabe po talaga,
Ito po yung buhay na meron sa akin yan. Alam niyo po, sabihin ko sa inyo, lahat po ng meron sa akin ngayon, lahat ng suot ko, lahat po ng ginagastos ko, lahat ng kinakain ko, lahat po katas ng impart ko si Mirisem. Ultimo po diaper ng mga anak ko, ultimo gatas ng mga anak ko, ultimo tuition fees ng mga anak ko. Lahat po, di ba? Lahat po katas po to ng empowered ko si Mirisem. Wala po akong ibang negosyo, eto lang po. Wala po akong ibang trabaho, eto lang po. Kaya lahat po ng kinakain po namin sa araw-araw po, katas po ng empowered ko si Mirisem. Eh sobrang salamat po talaga. Papasalamat talaga ako, tama? So ito, may mga nagsasabi sa akin na Mark, hindi naman kasi ako may hilig sa business eh. Tama? Ito po sabihin ko sa iyo. Nagsasabi kasi iba, hindi naman ako wala lang, hindi ko naman linya ang business. Ito po sabihin ko sa iyo. Sa totoo lang ho, matagal ka na pong nagninegosyo, hindi mo lang alam. Ulitin ko po ha. Matagal na po tayong nagninegosyo, hindi lang po natin alam. Paano ko nasabi? Punta ka sa McDonald's. Kain ka ng Jollibee. I mean ng Chicken Joy. Ay, ng chicken, 'di ba? Kain ka ng chicken. Tama? Mag-picture ka. Mag-selfie ka. Tapos i-post mo sa Facebook. Tama? Maraming nag-like, nag-comment. Ang tanong, kumita ka ba? Hindi ka kumita. Pero pinopromote mo, ina-advertise mo si McDo. Pumunta ka ngayon sa Starbucks. Ang ginawa mo, di ba? Kuminom ka ng kape, nag-picture ka, pinost mo sa Facebook, maraming nag-like, nag-comment. Ang tanong, binigyan ka ba ng pera ni Starbucks? Binigyan ka ba ng libreng kape ni Starbucks? Di ba hindi? Pero pinopromote mo. Ina-advertise mo sa Facebook. Ano po yung point ko? Matagal na po tayo nagpo-promote at nag-advertise ng mga produkto sa labas, hindi naman po tayo kumikita. So, ang point ko, matagal ka na pong negosyante. Hindi mo lang alam. Matagal ka ng artista, matagal ka ng model. Hindi mo lang alam yung ginagawa mo. Business na pala. Hindi ka nga lang kumikita. Ano po yung point ko? Tama? Dito po, ang gagawin mo lang, ipopromote mo lang po, mag-change ka lang ng brand. Tama? Kung ano yung produkto na ginagamit po natin sa Empowered Consumer Resume, yun lang ang ipopost mo. O, pag may nag-like, nag-comment, na how much, pag bumili, may kita ka wala, eh di may kita ka. Anong point ko? Kaysa post mo yung mga bagay dyan na mga hindi ka naman kumikita, eto na lang po yung post mo, kikita ka pa. Kaya kapatid, sa totoo lang, marunong ka mag-business, hindi mo lang na ma-maximize kung paano. Tama? So, meron nang pong nagsasabi sa akin, eh, busy kasi ako yan eh. Hindi ko magagawa yung negosyo na yan. Busy ako. Ulitin ko po ah. Ito po sabihin ko sa iyo. Sa mga tao po, sa mga viewers po natin na nagsasabi na busy sila kaya hindi nila magagawa tong negosyo to, hindi po ako naniniwala doon. Why? Hindi po 24 hours busy ka. Bakit? May oras ka nga sa panonood ng tool po eh. May oras ka nga sa panonood ng ABS-CBN eh, sa pagpupost ng ABS-CBN eh. May oras ka nga kakanood kay Cardo eh. Diba? May oras ka nga na nakikisawsaw ka nga sa usapan ng ABS-CBN eh. At may oras ka nga sa pagti-TikTok eh. Tapos sa negosyo na magpapabago sa buhay mo, wala kang oras. Naniniwala po ako kapatid, kung gusto mo ng pagbabago, magagawan mo ng paraan yan. May oras ka kapatid. Hindi mo lang minamaximize sa tamang bagay, sa tamang opportunity. Nilalagay mo lang yung oras mo sa mga walang kwentang bagay. Nilalagay mo lang siya sa kakanood mo ng TV, kaka-gross mo sa newsfeed mo, na puro negative yung nakikita mo, puro COVID, puro virus. Diba? Kakanood mo ng tulpo. Diba? Lagi na puro tulpo, negative. Diba? Yung asawa, nag-asawa ng iba, umabit ng iba. Diba? Puro negative, wala ka natututunan, wala ka napapala. Kaya, puro negative yung isip mo. Kaya magugulat ka, negative din po yung nangyayari sa buhay mo. Kasi negative din po lagi yung pinapanood mo. Kapatid, kung gusto mo maging positive lagi, kailangan samahan mo yung mga taong positive sa buhay. Diba? Samahan mo yung mga malalaki ang pangarap. Samahan mo po yung mga mapangarap na tao. Samahan mo po yung mga gustong-gustong magbago ang buhay. Yun po dapat yung mga sinasamahan mo. Yung mga mentor mo, yung mga coach mo. Yun po importante. Tama? Sabi pa ng iba, may nagtatanong sa akin, madali ba yung business na yan? Unahan po kita. Unahan po kita sa mga nagtatanong kung madali ba itong business na to. Unahan po kita, hindi po ito madali. At wala pong madali. Lahat po mahirap. Hama? Lahat po kapatid mahirap. Mas mahirap pa nga mag-abroad eh. Mas mahirap pa ho maging OFW. Bakit?
Tama? Gising ka ng madaling araw, tulog ka ng late. Tama? Linis dito, linis doon. Tama? Mas mahirap po pa po mag-abroad. Mas mahirap pa ho maging construction worker. Mas mahirap pa ho maging sales lady. Mas mahirap po maging taxi driver, jeepney driver. Tama? Ito po mahirap din. Pero ang good news po niyan, ito na po yung pinakamadali sa lahat ng mahirap. Bakit? Online mo lang naman siya gagawin eh. Tama? Business mo sa bahay lang. Di ba ang dali? Tama? Ito na po yung pinakamadali. Alam niyo po sa totoo lang, share ko lang po sa inyo ha. Ngayon po, ngayong quarantine po natin, di ba? 2 months po yan, di ba? Ngayon, GCQ na. Pero alam niyo po, sobrang nag-enjoy po ko ngayon. Hindi dahil sa may COVID ha, hindi dahil sa may pandemic. Alam niyo ba't ako nag-enjoy? Kasi imagine mo, nandito lang ako sa bahay, sa condo, hindi po ako lumalabas, hindi ako gumagastos, pero yung income, papasok pa din. Papasok pa rin yung pera. Alam niyo po, alam niyo, ba't ko na-enjoy ito? Kanina po, shinare ko to sa mga leaders ko. Sabi ko, ang sarap pala ng negosyo na to. Lalo na yung mga Zoom. Di ba? Sarap. Bakit masarap? Dati po, nag-i-invite po ako, pinapakain ko na ho. Di ba? Nililibre ko na ng pagkain. Juicy pa. Ako, 1-piece chicken lang siya, 2-piece chicken pa. Juicy pa, di ba? Ito, masaklap. Pag-present ko ng business, ang dami pang negative na sasabihin. Hindi pa sasali. Diba? Kulang na nga lang, sikmurahan ko para iluwa yung kinain eh. Hindi, joke lang po. Ha? Pero ito, imagine nyo po, tama, online lang po natin ginagawa, hindi ka gumastos, wala ka namang nilibre, nasa bahay ka lang, hindi ka na masaya, hindi ka na gasolina, hindi ka nagbayad sa parking, pero kumikita ka. Diba ang ganda ng negosyo? Kaya nga po siya, easy life. Pinapaganda at pinapagaan po yung buhay. Easy life. Tama, sobrang easy, oh. Pinapagaan na po yung buhay po natin dito. Pinapaganda ng pinapaganda ng pinapaganda. Yun po ang nagustuhan ko po sa negosyo to. Tama? So marami pa hong nagtatanong, sabi niya ba, ano bang sikreto mo para ano, ma-encourage mo yung ibang tao na mag-join sa akin? Kasi alam niyo po, may nagtanong sa akin kanina, sabi, ano daw yung kailangan gawin para ma-encourage din daw yung ibang tao na gawin din po yung negosyo natin? Alam mo, number one na sagot ko dyan, kailangan ikaw muna, kumbinsihin mo muna yung sarili mo na maganda po itong negosyo natin before ka mag-introduce sa ibang tao. Before ka mag-encourage ng ibang tao, encourage mo muna sarili mo. Kumbinsihin mo muna sarili mo na maganda itong negosyo natin before ka mag-convince ng ibang tao. Nag-gets niyo po? Kasi ito ho, sobrang ganda po nito. Tama? Aralin mo lang po. At ang good news po niya, dito po sa J-Lim Project, may magtuturo po sa inyo step by step paano gagawin yung negosyo. May mga mentors and coaches po na magaguide po sa iyo. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit marami kang pera, subukan mo mag-traditional business, ang hirap. Bakit? Ikaw lahat mag-iisip, ikaw lahat mag-aasikaso, at ang tanong niyan, sa panahon ngayon, anong traditional business ang gagawin mo? Ang trend na po ngayon, kapatid, online na po. Ang trend ngayon, home-based na ho. Internet-based na ho. Online marketing na po. Kaya dapat sumasabay ka po sa trend para hindi ka po napag-iiwanan. Tama? So guys, share ko lang po sa inyo. Ito ho. Grabe ho. Bakit? Itong February lang po. Diba? Ito po, share ko lang sa inyo ha. Nakakatuwa, bakit? Yung dating sobrang mahihiyain, alam niyo po, share ko lang po sa inyo, hindi po makapalmukha ko, mahina po loob ko, mahihiyain po ko. Kahit tanong niyo po ako sa lugar po namin sa Caloocan, sobrang mahihiyain po ko, hindi po makapalmukha ko, mahina po loob ko. Takot po ako magsalita sa harap. At sa school po namin, tanungin niyo po yung mga classmate ko, yung mga schoolmate ko, mga teachers ko, mga professor ko, sila po tanongin nyo, mahihiyain po ako. Hindi po ako nagre-report sa classroom. Pag-reporting po namin, uma-absent po ako. Minsan po, binabasa ko lang po yung report ko. Pero ang good news po niyan, grabe po, dito po lumakas ang loob ko. At dito po, nabigyan po ako ng chance na mag-share, na magsalita po sa MOA Arena. Ayan po, ako po yan, yung nakatayo sa stage. Ayan po, nagsalita po ako sa MOA Arena. Sa 13,000 na tao. Imagine nyo po, sino mag-aakala na yung tao na yan, na yung batang yan, sobrang mahihiyain, mahina ang loob, takot magsalita sa maraming tao.
Pero tingnan mo ngayon, nagsasalita po sa libo-libo, 13,000 na mga tao at nag-i-inspire, diba, ng mga maraming tao. So guys, nakakatuwa, bakit? Sino mag-aakala, diba? Yung mahihiyain, ngayon nag-i-inspire po sa maraming tao. Alam niyo po, ito po gusto ko sabihin sa inyo, yung mga magaling magsalita po dyan, mas bilis kang yayaman. Yung mga teacher dyan na may experience na po sa pagsasalita, mas mabilis kang yayaman kaysa sa akin. Bakit? Alam niyo po ako, bago po ako maging speaker, grabe po, sobrang dami ko pa pong process na dinaanan. Tinanggal ko muna yung pagiging mahihiyain ko. Nilakasan ko yung loob ko. Alam niyo ba ginagawa ko dati? Diba? Lagi po ako tumitingin sa salamin. Kinakausap po lagi yung sarili ko sa salamin. Tapos ang ginagawa ko, naglalagay po ako ng mga monoblock, mga upuan, nilalagyan ko ng mga unan. Tapos nagsasalita ko, good morning, sino po dito yung mga first timer. Ginagawa ko po lagi yun para matanggal lang po yung pagiging mahihiyain ko. Kinakapal lang ko po mukha ko. Grabe po, ilang buwan po na proseso yan na ginawa ko po. Pero naniniwala po talaga ako na kapag gusto po talaga, matututunan mo to. Kapag gusto, lahat po ng bagay na pag-aaralan, lalo na kung willing kang matuto. Kasi ganun po nangyari sa akin eh. Ama, dating mahiyain, tapos biglang naging magaling magsalita. Actually, hindi naman po ako magaling magsalita talaga eh. I mean, natuto na po magsalita. Kaya alam niyo po, nung nagsalita po ako dyan sa Moarina, first time po ng magulang ko, mapakinggan po ako magsalita. Gulat na gulat po sila. Umiyak po magulang ko. Nung nag-share po ako dyan, hindi ko po in-expect na napupunta po dyan yung magulang ko. Naluwa po yung magulang ko. Bakit? Hindi nila expected eh. Na anak nila na mahihiyain, mahina loob, hindi magaling sa school, hindi matalino sa school, nagsasalita sa MOA Arena. Ama, kaya ito lang gusto ko sabihin sa iyo. Chinachallenge ko po yung mga nanonood dito. Mas magaling ka pa sa akin, kapatid. Kaya kung nakaya ko to, mas kaya mo to. Kung yumaman ako dito, mas yayaman ka dito kasi mas magaling ka pa sa akin. Mas matalino ka pa sa akin. Ama, mas madiskarte ka pa sa akin. Ama, kaya naniniwala ko talagang kayang-kaya mo to. Ito po nakakatuwa. Itong February lang ho. February last event po natin, di ba? Out of million distributors dito sa Empowered Kusyong Minisem. Grabe po. Sobrang naging proud po sa akin magulang ko. Why? Kasi out of million distributors worldwide, grabe po, inawardan po ako ng company natin as top 15. Mga kapatid, imagine nyo po, top 15. Yung dating mahiyain, yung dating puro gimmick lang ang alam, puro inom lang ang alam, puro basketball lang alam, puro cutting classes lang ang alam, because of Empowered Consumerism, ayan po, top 15. Kaya hindi po ako naniniwala na para umasenso ka o para magbago buhay mo, para maging successful ka, kailangan matalino ka. Hindi ho. Bakit? Isa na po ako sa patunay na hindi po lahat ng matalino yayaman. At hindi po lahat ng hindi matalino hindi magsasucceed sa buhay. Bakit? Ako po, patunay po dyan na hindi magaling, hindi matalino. Pero yan po, top 15 po. Marami pong na-overtikan na matatalino ng mga profesional na magagaling. Tama? Kaya wala po talagang una-una ho. Marami pong nauna sa akin sa negosyon to. Maraming mas magaling sa akin sa negosyon to. Mas maraming matatalino sa akin sa negosyon to. Pero maniwala ka sa akin, hindi dito pagalingan. Hindi po dito patalinuan. Bakit? Kung pagalingan at patalinuan lang ang basihan para yumaman ka dito, di sana ang top 1 natin, teacher. Di sana ang top 1 natin, professional. Tama. So karamihan po ng mga top earners natin dito, puro mga ordinaryong tao lang. Na mga hindi naman nakapag-aral, pero nag-succeed sa buhay. Especially dito sa part ko, Sumirisim. At alam nyo ho, alam nyo po, dito, grabe, marami kang makikilala na tao. Diba? Na ordinaryong tao lang, grade 6 lang inabot, high school graduate lang po, nagbago po yung buhay. Okay? So, yan po yung kwento ng buhay ko. So, I hope po, na-inspire po kayo. Kasi, ibang kwento po yung sa akin eh, tama? Kasi kadalasan po nang napapakinggan po natin, from rags to riches.
Ama, ngayon po, this time naman, may iba naman po yung marinig nyo. Mayaman na yung pamilya, pinanggalingan na pamilya, pero nagseryoso pa rin po sa negosyo ng Empowered Consumerism. Ama, kaya ito lang po gusto ko sabihin sa inyo. Sa mga guests po natin na nandito, kapatid, huwag mo nang patagalin. Umpisahan mo na kagad tong negosyo to. Kasi naniniwala ako kung kapalit po nito is magbabagong buhay mo, gawan mo na kagad ng paraan. Umpisahan mo na kagad yan. Bakit? Ang pera, pwede yan kitain pag nawala. Tanda mo to, ang pera, kinikita yan. Pero yung bawat oras at panahon na lumilipas, yung bawat araw panahon na nawawala ho, hindi na natin kayang ibalik yan, kapatid. Sobrang bilis ng panahon. Imagine mo, ganun-ganun lang, naka 2 months tayo na quarantine sa bahay. Ang bilis, di ba? Kasi ganun kabilis ang oras. Magugulat ka ho, paggising mo, 2021 na. But the question is, kamusta po yung buhay mo? Nagbago ba? O mas lalo naging worse? Kapatid, napakaswerte mo. Bakit? Sa dinami-dami ng tao na manonood ng live ko, ikaw yung nandyan ngayon, nanonood ka. Pwede naman nagpe-Facebook ka o nanonood ka ng Netflix o kung ano yung mga bagay na ginagawa mo. Pero kapatid, nandito ka ngayon. Naniniwala ako, nagdadasal ka kay Lord. Naniniwala ako, isa lang po kong ginamit na instrumento at tulay ng Panginoon para makita mo tong opportunity na to. Para mas lalo kang mag-eager, mas lalo kang manggigil na kunin lahat ng mga gusto mo sa buhay. Kaya kapatid, huwag mo nang patagalin. Umpisahan mo na kagad ngayon. Gawan mo na ang paraan. Ngayon pa lang po, mag-decide ka na. Kasi naniniwala ako, may pera ka ngayon o wala. Ang importante, ngayon pa lang, mag-decide ka na. Bakit? Kasi tandaan mo ako, wala rin po akong pera nung nakita ko itong negosyo to. Estudyante lang ako. Pero the moment na nag-decide po ako na gusto kong kumita na malaki, nagagawan po ng paraan yan. Kahit wala kang pera, pero nag-decide ka sa puso mo, sa isip mo, gustong-gusto mo na talaga ng pagbabago, magagawan at magagawan mo to ng paraan. At sa mga business partners po natin dyan, all over the world, mga OFW po dyan, mga business partners po natin, ituloy nyo lang po tong negosyo to. Bakit po? Hindi habang buhay nasa ibang bansa ka para magtrabaho. Hindi habang buhay nagsasakripisyo ka dyan. Hindi habang buhay umiiyak ka dahil malayo ka sa mahal mo sa buhay. Hindi habang buhay, maghihirap ka. Bakit? Kasi meron ng Empowered Consumerism na makakasama mo ng pamilya mo. Kaya, trabahuin mo to habang nasa abroad ka. Sirusoy mo to habang nasa abroad ka. Kasi darating din yung oras na makakasama mo din sila at kikita ka ng malaki. Tama? So, sa mga, gusto ko lang po mag-share sa mga nagsasabi sa akin na ano ba masasabi ko sa pandemic na nangyayari ngayon, sa crisis na nangyayari sa akin ngayon. Ito lang po gusto ko share sa inyo. Alam nyo po, hindi po natin control yan. Tama? Marami pong bagay, yung mga challenges po, yung mga obstacles, sa totoo lang po, hindi po natin control yan. Yung pandemic po na yan, hindi po natin control yan. Alam nyo po kung ano control natin? Yung sarili po natin. Ang control po natin, yung pag-iisip natin, yung attitude natin, yun po yung control natin. Alam nyo sa totoo lang, hindi naman importante kung ano yung pinagdadaanan natin sa buhay. Ang pinaka-importante, paano mo ba siya hinahandle? Paano ba pag-handle mo sa mga problema sa pagsubok? Yun po ang importante. Ama, kasi sa totoo lang po, depende po yan kung paano ka mag-isip. Kung negative or positive. Ganito lang po yan, bigyan kita example. Sa nangyayari po ngayon, may naghihirap, may lalong yumayaman. Tama? Kasi sa totoo lang, sa ayon mo sa gusto mo, yung mga mahihirap, lalong maghihirap ngayon. Yung mayaman, lalong yayaman. Ang tanong, saan ba gusto mo? Sa maghihirap, sa yayaman. So, choice mo po yan. Tama? Decision mo po yan. Kung saan gusto mo, maging mahirap o maging mayaman. Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin, choice po natin yan. Hindi natin kontrolado po yung isip ng ibang tao, yung buhay ng ibang tao, ang kontrolado po natin, sarili natin. At tanda mo to, ang good news po niyan, kaya mong kontrolin yung buhay mo. Kaya mong maging positive sa buhay. Kaya mong kontrolin na maging successful ka. Naniniwala ko, mas marami ka pang magagawa. Naniniwala po ako, baguhin mo lang yung mindset mo. Yung dating imposible na sinasabi mo, sabihin mo ngayon, posible na.
Yung dati mong sinasabing hindi mo kaya, ngayon po kaya mo na. Kasi pag binago mo yung mindset mo, lahat po kaya mo pa. Marami ka pang kayang gawin. Hindi mo palang nadidiscover. Magaling ka kapatid, hindi mo palang nadidiscover. Ama, kaya naniniwala po ako, deserve mo ang masarap at magandang buhay. Deserve mo maging mayaman, deserve mo maging successful. Maniwala ka lang kapatid. Alam niyo po, isa po sa mga sikreto ko, dapat mag-pray ka lang lagi kay Lord. Ama, always, let's always pray to God. Ama, kasi alam niyo po, naniniwala po ko yung nangyayari na pandemic ngayon is temporary lang kapatid. Ulitin ko po, lahat po na nangyayari ngayon, temporary lang po. Maniwala ka lang kay Lord, magtiwala ka lang sa Kanya, mag-pray ka lang lagi. Alam niyo po, every time po na nakakaisip, nakaka-experience po ako ng pagsubok sa buhay, isa lang po lagi naiisip ko. Walang pagsubok na binigay sa atin ni Lord, si Lord na hindi po natin kaya. Lahat po yan kaya natin. Tama? Kailangan mo lang lumaban, lakasan ang loob mo. Maniwala ka sa akin, matatapos din po itong pandemic na to. Ama, always pray to God. Ama, pangalawa po, maging strong lang po tayo, malalagpasan natin yan. Ama, at gusto ko lang po masabihin sa inyo, kailangan maging good follower po tayo. Paano good follower? Sumunod lang po tayo lagi sa sinasabi ng government natin, sinasabi ng mga mentor natin, ng mga coaches natin, maging good follower lang po tayo para maging maganda po yung buhay natin. Ama, and of course, gusto ko lang pong shoutout po sa mga lahat po ng frontliners natin dyan. Salute po sa lahat ng frontliners natin dyan. Ayan, so marami pong salamat po sa lahat po ng viewers po natin. Grabe po, medyo marami rin po yung nakinig sa atin. Nasa 875 rin po. Ang dami po. So guys, I hope po may napulot po kayong aral. I hope na-inspire po kayo, na-motivate po kayo. Alam niyo po, gusto ko lang po sabihin sa inyo, at the end of the day, ikaw pa rin ang gagawa ng buhay mo, kapatid. At the end of the day, ikaw pa rin ang kikilos para sa mga pangarap mo. Nandito lang po kami to guide you, to support you, to coach you. Diba? May mentoran ka po namin. At ikaw pa rin po talaga ang gagawa ng buhay mo. Ang good news lang po niyan, napakaswerte natin, napaka-bless natin, kasi merong empowered consumerism na naging instrumento, naging vehicle natin papunta sa mga pangarap po natin. Ama, kaya ang tip ko po sa inyo, enjoy mo lang po. Kailangan lang po, tingnan mo lang po bawat bagay as positive. Kasi kapag puro ka reklamo sa buhay, ang ma-attract mo puro negative. Tandaan mo yan. Kapag puro ka reklamo sa gobyerno, reklamo ka sa mga wala ka natatanggap na ayuda, puro ka reklamo sa buhay, wala po. Mangyayari po sa'yo, wala, puro reklamo na lang rin, mangyayari. Kaya ang gawin mo po, maging positive lang po tayo lagi. Tama? So, yun lang po. I hope po, na-inspire po kayo, na-motivate po kayo. At yung mga natutunan po nyo, gamitin nyo lang po. Gamitin nyo po na para sa business po natin, makuha nyo pangarap nyo, i-apply nyo lang po itong mga sinabi ko sa inyo. Bakit? Ito po mga shinare ko po sa inyo, based po ito sa mga experience ko. Na hindi po ito kwento-kwento lang sa libro lang galing, hindi po, personal experience ko po ito. Kaya alam nyo po, naniniwala po ako sa lahat ng makakanood ng video po na to ay magbabago po ang buhay, magiging successful. Ulitin ko po, sa lahat po ng makakanood ng live video po na to, kayo na po ang susunod na magiging successful at milyonaryo sa Empowered Consumerism. So with that po, thank you very much po sa inyong lahat. God bless us all. More power. Keep safe, everyone. Stay healthy. Thank you, thank you. Or may question and answer pa ba? Wala na. Wala na po, no? May question and answer pa ba? May question pa ba? Wala na. Good na ba tayo? Pwede po ako mag-entertain po kung gusto po magtanong. Pero kung wala na po. Oh. Comment lang po kung gusto magtanong. Kung wala na po, okay lang. Oh, mukhang wala na po yatang, wala na yatang tanong. Solve na po yata. Yan, so salamat daw. Okay. So, wala na po. Thank you po. Thank you. Thank you.